adoring. Love, staring. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Kasi sayang ang mga wagas na pag-ibig na hatid nito'y walang kapantay na kaligayahan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love, story. I love you. Ikaw lamang sa buhay ko. There'd never be another love another time. Love, story. Minsan may kirot sa puso na sadyang kay pa. Pag-ibig din naman na maaaring hanggang pangarap na lamang at walang tiyak na hantungan. Sasambahin kita kahit sa malayo. Baka mamahalin pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Ilang lamang sa mga tagpong inyong mapapakinggan. Linggohang tapos na kasaysayan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Mga kaibigan, simulan natin ngayon ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Melanie. Nahangad naming magdulot ng kaaliwan sa inyong pakikinig dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Where do I start? Oh, ano, Giselle? Nakita mo ba ang tatay mo? Eh, wala pa sa bilyaran eh. Hindi daw siya nakikita doon ng mga tambay. Mambihira naman, oo. Matagal na siya hindi nagbibigay ng sustento. Ngayon, nilalagnat yung kapatid mo. Kailangan ko at tulong niya. Hindi naman natin siya mahagilap. Ano pong gagawin ko, Nay? Dito ka muna, ha? Bantayan mong kapatid mo. Mangungutang ako sa lola mo. Anak, bakit ka ba kasi nakipaghiwalay sa asawa mo? Tapos hindi mo naman pala kayang itaguyod mag-isang mga anak mo? Inay, alam mo naman sugarol at babaero si Dado. Wala naman talaga kaming mapapala sa kanya. Bakit pa ako magtitiis sa piling niya? Okay, paano ngayon yan? Ganyan na lang palaging buhay mo? Utang ng utang? Naghahanap naman ho ako ng trabaho, Nay. Ay, nga lang po ako makatagpo na permanenteng mapapasukan. Ang sabihin mo, masyado ka mapili sa trabaho. Ayaw mo yung narurumihan ka o kaya nahihirapan. Ano ba naman, Inay? Gusto mo mag-apply akong street sweeper sa barangay? Oh. Magkano lang ako kikitain ko ron? May anak ko akong binubuhay. Ay, mabuti na yung kaysa wala. Nay, saka na lang ho tayo magdiskusyon. Ay, utangin niyo muna ako. Nilalag na itong bunso ko. Eh, wala nga akong pera. Hindi ka ba naaawa sa apo mo, Nay? Melanie, naaawa ako sa inyong mag-iina. Pero ano magagawa ko? Wala nga akong pera ngayon. Hindi pa dumarating ang pension ko. Abi, bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga kapatid mo? Ay, wala akong pamasahe. Alam niya naman, malayo sila rito. Ano pa yan? Eh, baka naman lagnat laki lang yung sakit ng bunso mo. Eh, punasan mo ng punasan ng basang bimpo. Bubuti rin ang pakiramdam nun. Pero, Inay... Wala nga akong pera ngayon, ang kulit mo. Panggasas ko sa buong linggo ang natitira sa pension ko. Abay, hindi ko yung pwedeng ipahiram sa'yo dahil walang kasiguruhan kung kailan mo ako mababayaran. Giselle, ay, bantayan mo muna si Bunso, ha? Nakiusap ako sa tindahan ni Mampilo para makautang ng paracetamol.
Kahit papaano, mupanlagnag ang kapatid mo. Saan kayo pupunta? Hahanapin ko, walang kwenta niyong ama. Ayaw na kasi akong pautangan ng lola niyo. Siya na naman pag-asa ko para makabili ng pagkain at dagdag na gamot para kay Bunso. Nay? Basta huwag mo siya iiwan, ha? Pilitin mong pakainin ng niluto kong lugaw para kahit papaano, magkalaman ng tiyan niya. Opo, Nay. At huwag na huwag mo siyang iiwan. Hintayin mo kung makabalik ka, Giselle. Opo, opo. Hindi ko siya iiwan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Live pa rin tayo. Tulad ng nasabi ko kanina, ang mga products dito sa ating live selling, sa akin nyo lang mabibili. Imported items ito at may seal of approval mula sa BFAD. Kaya sigurado itong safe sa kalusugan at original brand pa! Sunny, pwede yung mag-store ko. Teka muna, Melanie ha. Nakalibo ko sa FBO. Hindi mo ba nakikita? Nakahilara sa harap ko mga vitamins na binibenta ko sa live. Oh, sorry. Hello ko. Hi friends, pasensya na kayo ha. Nandito kasi ako sa labas ng bahay namin. May dumang kapitbahay. Akala yata kung sino nakausap ko. Oh, yung magmamind sa una kong pinost na vitamin D complex ha. Mag-PM ka na. Samahan mo na ng screenshot ng product para masiguro kong live ka nang nanonood. Sunny. Melanie, wait lang ha. Umakapaghintay ka. May 30 minutes pa bago ako matapos, okay? Saka na kita kakausapin, ha? Pasensya na. Pag-live, ganyan talaga eh. Kung ano-anong pwede mangyari. So, balik tayo sa mga vitamin products natin at skincare protection for men. Oh, for men ito, ha? Baka akala nyo, para lang sa babae mga product na tinda ko. Ano ba yun, Melanie? Magbabaka sakali sana ako. Baka nakipagkita sa'yo si Dado. Naku, hindi na magpapakita dito yun. Mula nang inonse niya ako. Paano inonse? Kasi, kumuha siya sa akin ng vitamin products for men. Tutulungan daw niya ako magbenta. Uyo, binigyan ko ng isang kahon. Nagkakahalaga yun ng 10,000 pesos. Nagtiwala kasi akong hindi ako lulukohin kasi kalugar ko naman kayo. Bah, ang walang hiya mong asawa, hindi na nagpakita. Kaya ngayon, lumipad din yung 10,000 piso ko. Eh, hanggang ngayon, binabayaran ko pa sa supplier ko. Ilang buwan na kaming hiwalay, Sunny. Natutong maglaseng at mambabae. Ako na nakipaghiwalay. Kasi, nahihirapan na rin ako eh. Hindi rin naman niya ako natutulungan sa pagpapalaki sa mga anak namin. Uy, yun naman pala eh. Bakit hinahanap mo pa? May sakit kasi si Bunso. Ayaw na akong pautang ni nanay. Siya naman ang ama. Kaya pipilitin ko sana humingi ng pera kahit magkano. Ay, naku. Hindi lang ako naaawa sa bata. O sige, ganito na lang, ha? Bibigyan kita ng pambili ng gamot niya. Salamat. Tapos yung sobra, bibigyan ng pagkain niyo. Pero kung tungkol naman kay Dado, wala akong alam. At Melanie, pakiusap, ha? Maghanap ka ng trabaho. Para naman hindi kayo nagmumukhang kawawa. Nay, okay na po si Bunso. Oo nga, pinawiso na siya at hindi na bumalik yung lagnat niya. Nakabuti po na nainitan yung tiyan niya nung kumain ng lugaw. Naubos nga niya. Naku, sana nga magtuloy-tuloy na pagaling niya. Oo nga po, inay. Magdamag kayo nagbantay sa kanya. Ganito talaga ang isang nanay, Giselle. Hindi makapagpapahinga hanggat hindi okay ang anak niya. Pero si Lola, natiis niya si Bunso. Kahit na sinabi niyong may lagnat yung kapatid ko. Hayaan na natin ang lola niya. Sa pensyon lang siya umaasa. Kaya hindi naman natin siya masisisi. Basta ang importante, bumuti na lagay ni Bunso. At yung natirang pera na ibinigay ni Sunny, ipambibili ko na bigas yun. Nay, ihinto na lang ako sa pag-aaral.
Ano? Tutrabaho na po ako. Hindi. Hindi, Giselle. Huh? Bata ka pa. Tapusin mo kahit high school. At bukas, maghahanap ako ng magpapalaba para may pambili tayo ng pagkain sa susunod na araw. Pwede palaging ganito. Hirap na hirap kami mag-ina habang si Dado nasa kung saan lupalop at masarap ang buhay. Kailangan malaman ko kung nasaan siya. Hindi niya pwedeng pabayaan ang mga anak namin. Ating balikan ang bulang, ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Tay, alis ko kayo? Oo, Giselle. Alam ko na kung nasaan ang tatay niyo. Baka mag-away lang kayo. Hindi. No. Kailangan magbigay siya ng paggastos niyo. Aba, hindi pwedeng basta na lamang kayo pabayaan. Ay. Alam ko ang ginagawa ko, anak. Basta dito lang kayo. Babalik ka agad ako. Dito tayo mag-usap. Ano ba lugar to? Bakit may mga nakapuesto sa sulok at saka parang... Huwag mo silang pakialaman. Mga kliyente ko yan. Dito tumitira. Tumitira? Pusar ka na ngayon? Kung sinusunod mo ang gusto ko, dalawa na tayong kumikita na maganda ngayon. Eh maganda pala ang kita mo. Bakit hindi ka man lang nagbibigay sa akin para sa mga bata? Bakit hindi mo suportahan ang mga anak mo? Para hindi naman ako mukhang kawawa na kailangan hanapin ka pa para lang makiusap sa'yo. Nag-iingat lang ako. Hindi na talaga ako nagpapakita sa mga kakilala. Pero kung gusto mo ng pera, bakit hindi ka magtrabaho sa akin? Nababaliw ka na ba? Bigyan mo na lang ako ng kailangan ko. Huwag mo na ako isali sa illegal mong trabaho. Kung makapagsalita ka, para bang napakalinis mo. Saan ba kita nakuha? Oo. Galing nga ako sa bahay, Aliwan. Pinangakuan mo ng kasal at magandang buhay. Pero dalagitan na si Giselle, hindi mo pa rin ako pinakakasalan. At ang mas masakit pa kung sino-sinong babae ang sinasabitan mo. Kaya kaysa magkasakit ako, nakipaghiwalay na ako sa'yo, hindi ba? Oh, tapos ngayon, narito ka. Inanap mo talaga ako. Hindi ako nagpunta rito para makapagbalik ka sa'yo, Dado. Wala akong trabaho. At ayaw na rin akong pautangin ni nanay. May dalawang bata akong kailangan pakainin. Obligasyon mong tulungan ako dahil ikaw ang ama. Alito! Hindi. Paano nila natuntun nito? Hindi po ako kasali sa panahon to. Hindi. Tumayami ka! Walang gagalaw! Walang magsasalitan! Wala po ako ginagawang masama, sir. Pumunta po ako rito para mag-abol ang suporta sa mga anak ko. Wala po ako alam sa nangyayari dito. Tumahimik ka na lang. Lalo tayong mapapasamahan yan eh. Huwag mo kong ikakanta. Wala kang alam, wala kang nakita. Tumba pa kayo! Sir, opo. Wala po ako alam na nangka. May mga anak po ako naghihintay sa akin. Wala po ako alam! Akala ko matino ka. Bakit magkasama kayo ni Dado sa raid na yun? Nahihingi lang ako ng sustento. Hindi ko alam na may ginagawa silang ilegal ang pumunta ko roon. Ay, paano ngayon yan? Hanggang kailan ka rito sa City Jail? Hindi ko alam. Inaya, mahal ako. Puntahan niyo sila.
Wala ko silang kasama sa bahay. Tsaka nagugutom na ho yung dalawang anak ko. Ano ka ba naman? Pambihira ka, Melanie. Nakipaghiwalay ka na kay Dado, eh bakit inaanap mo pa? O eh ngayon, mas malaking problema tong pinasok mo. O eh paano na? Ano nang mangyayari sa inyo? Paano na? Kapag desperado ang isang tao, madalas sa maling tao siya lumalapit. Sa halip na mapabuti, lalo siyang napapahama. Ganyan ngayon ang kinasasadlakan ni Melanie. Makatagpo pa kaya siya ng tamang mamahalin at magliligtas sa kanya sa mahirap na sitwasyong kinalalagyan niya. Mga kaibigan, alamin natin bukas sa pagpapatuloy ng kasaysayan ang buhay pag-ibig ni Melanie.